Isa ang mga ibon sa nagbibigay ng kulay sa mundo ng mga hayop at marami sa kanila ang talaga namang nakakaaliw at nakakamangha. Pero sa kabila ng mga ito, marami ding mga ibon ang nakakatakot at napakadelikado. Welcome sa Maharlika TV! Sa video na ito ay sama-sama nating alamin ang 10 pinakadelikadong ibon sa mundo. American Hiringal. Maamo at nakakaayang tignan ang mga hiringal, pero huwag ka, dahil ang mga ibon na ito ay mapanganib sa mga tao. Mahilig mangagaw ng pagkain mula sa ibang mga ibon ang hiringal, at ito din ang kanilang ginagawa kahit sa mga tao. Wala mang intensyon ang mga ibon na ito na umatake, pero dahil ginagamit nila ang kanilang matitigas at matatalim na mga tuka upang mangagaw ng pagkain, nagiging sanhi ito ng injury ng kanilang inagawan. Paboritong gawing tambayan ng mga ibon na ito ang dalampasigan, mga ilog, lawa at maging sa mga basurahan, at hindi rin balakid sa kanila na inumin ang tubig tabang at maging ang tubig alat. Mute swans. Tulad ng ibang mga nakakaaliw na ibon, ang mga mute swan ang isa sa pinakamagandang nilalang. Subalit sa likod ng nakakabighanin itong hitsura, hindi mo aasahang mapanganib pala ito. Very territorial ang mga swan at napaka-agresibo nila lalo na kung may binabantay ang mga itlog. Napakadelikado din nilang umatake dahil ang mga mata ng kanilang magiging biktima ang kanilang pinupuntirya. Posible ka rin mabalian ang buto mula sa pag-atake gamit ang kanilang mahaba at malakas na mga pakpak, sabayan pa ng matigas at malaki nitong tuka. Orihinal na nagmula sa mga bansang Europa ang mga mute swan, subalit ngayon naglipana na rin sila sa iba't ibang mga bansa. Kumakain sila hanggang sa 8 pounds na mga aquatic plants araw-araw at mayroon silang lifespan na 19 hanggang sa 40 mga taon. Ostrich. Sa laki at tangkad ng mga ostrich na umaabot ng 7 talampakan at bigat na umaabot ng mahigit 200 kilo, sila ang may hawak ng titulong pinakamalaking ibon na nabuhay sa mundo. Nakakamangha ang taglay na laki ng mga ostrich at dahil dyan hindi maiiwasan na isa sila sa pinakamapanganib na ibon. Hindi man nagagawang lumipad ng mga ostrich, subalit nagagawa naman nilang tumakbo sa bilis na aabot hanggang sa mahigit 40 milya bawat oras. Ang mahaba at malakas na mga paa ng mga ibon na ito ay siyang kanilang ginagawang sandata. Napakalakas din nilang sumipa, katunayan kaya nilang patayin ang isang leon at maging ang tao sa loob lamang ng ilang segundo. Nagiging mas agresibo ang mga ostrich kapag nakaramdam sila ng panganib sa kanilang paligid, lalo na kung mayroon silang binabantayang mga inakay. Pelikan. Napakalaking uri ng mga water bird ang pelikan at madali mo silang makikilala dahil sa napakahaba at animoy pouch nitong tuka sa bandang ibaba na siyang kanyang ginagamit upang makakain ng malalaking mga prey. Malimit nakikita ang mga ibon na ito na kumakain ng mga isda, pero ang kadalasan nilang binibiktima ay ang mga amphibians, maliliit na pagong at maging ang kanilang kapwa ibon. Base sa ginawang pag-aaral sa mga pelikan, halos hindi namimili ng pagkain ng mga ibon na ito, maging ang mga aso tulad ng chihuahua ay pwede nilang gawing hapunan, at maging ang isang tao kung kayang pagkasyahin ng pelikan sa kanyang bibig ay hindi ito magdadalawang isip na tsibugin. Falcon. Hindi malaki at hindi rin naman maliit ang mga falcon, pero napaka-agresibo at napaka-territorial ng mga ibon na ito. Kapag nakaramdam ang isang falcon ng panganib, hindi ito magdadalawang isip na umatake kahit sino pa ang kanyang makita. Napakatalim ng mga kuko nito at maging ang kanyang pakurbang tuka ay napakatalas at napakatigas na siyang kanyang ginagawang sandata. Malupit puminsala ng prey ang mga falcon dahil winawasak nila ang laman ng kanilang mga biktima at hindi rin matatawaran ang kanilang bilis sa paglipad sapagkat nagagawa nilang lumipad sa bilis na aabot hanggang sa 186 na milya kada oras. Kaya naman sila din ang binansagang pinakamabilis na ibon sa buong mundo. Barred Owl. Ang nakakamanghang ibong ito ay matatagpuan lamang sa Amerika at Southeastern Canada. Napaka-territorial ng mga barred owl kung ikukumpara sa ibang mga species ng owl sapagkat agresibo nilang inaatake ang mga nagagawi sa kanilang teritoryo gamit ang kanilang matatalim at matatalas na mga kuko. Medyo maliit lamang ang mga barred owl kumpara sa horned owl. Mayroon itong wingspan na aabot sa 110 cm at tumitimbang ng mahigit 1 kilo. Napaka-defensive ng ibon na ito at tanyag sila sa pagkakaroon ng malinaw na paningin kahit pa sa napakadilim. Napaka-delikado umatake ng isang barred owl at maging tayong mga tao ay hindi papalagpasin ng ibong ito lalo na kapag nakaramdam sila ng panganib sa kanilang paligid. At ang kanilang malakas na paa at matatalim na kuko ay posibleng magdulot ng matinding pinsala na maaring humantong sa isang kapahamakan. Harpy Eagle. Ang Harpy Eagle ang kinilalang pinakamalakas na agila sa buong mundo.
Karaniwang namamataan ang ibong ito sa Mexico, Central at South America at tumitimbang ng hanggang sa 20 pounds. Sa pamamagitan ng napakalakas na mga paa nito at napakalaki at talim na mga kuko, kayang-kayang durugin ng harpy eagle ang mga buto ng kanyang magiging prey sa pressure na aabot ng 110 pounds. Maning-manilang din sa ibon na ito na iangat at bitbitin ang nasa halos 20 kilong bigat ng kanyang magiging prey tulad ng unggoy at maging ang isang maliit na bata ay kaya nitong ilipad. Napakamapanganib ng mga harpy eagle dahil maraming beses nang napabalita na maraming beses na rin itong umatake ng tao. Red-tailed hawk. Ang napakagandang ibong ito ay kilalang wais at matatalino at malimit silang nakikitang may kasama kapag nanghahunting ng kanilang magiging prey. Sobrang agresibong umatake ng mga red-tailed hawk lalo na kung mayroong pugad na binabantayan. Madalas silang napabalitang umaatake ng tao dahil iniisip nila na banta ito sa kanilang magiging mga inakay. Golden Eagle. Sa laki at bangis ng agila na ito, tunay ngang kinakatakutan ng karamihan ng isang Golden Eagle. Teritorya lang mga ibon na ito at ang isang pares ng Golden Eagle ay umaabot ang lawak ng kanilang teritoryo hanggang sa 60 square mile. Sa laki at bigat ng agila na ito, kayang-kaya nilang gawing prey ang mga malalaking hayop tulad ng reptile, aso, kuneho at maging ang isang usa. Mabilis din lumipad ang mga Golden Eagle. Sa katunayan, kaya nilang lumipad sa bilis na 150 miles per hour. Minsan nang namataan ang mga Golden Eagle na may inataking tao, pero base sa mga ulat, wala pa umanong namatay mula sa pag-atake ng mga ito. Cassowary. Maganda at nakakamanghang tignan ang mga cassowary, pero base sa Guinness Book of Records, ang mga ibon na ito ang pinakadelikadong ibon sa buong mundo. Malaking uri ng ibon ang mga cassowary sapagkat umaabot ang timbang nito ng hanggang sa 130 pounds at tangkad na aabot sa 6 na talampakan. Bagamat territorial ang mga ibon na ito, hindi naman sila ganoon kaagresibo pero kapag nakaramdam sila ng panganib, hindi magdadalawang isip ang mga cassowary na atakihin ang kahit na sino gamit ang kanyang mahabang paa at matatalim na mga kuko. Napakalakas sumipa ng ibon na ito, sa katunayan sa isang bigwas ng kanilang paa, kaya kanilang patumbahin at patayin. Sa kagubatan lamang ng New Guinea at Northwestern Australia makikita ang mga cassowary. At iyan kamaharlika ang ating kompletong listahan ng mga pinakadelikadong hayop sa mundo. Once again, this is Maharlika TV at kung nagustuhan mo ang video ito, iwanan mo naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!